natin nga ako, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. Abangan ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Lunes. Oh, Lunes na ngayon, ha? Alam nyo yan. 3, 2, 1, let's go! At ayun nga ho mga magagandang dilag. Oh, magagandang dilag. Etong ating pag-uusapan na to, eh dito na naman tayo kay Mahal Tesorero. Ayan, o lilipat na naman tayo guys. Sabi nga ng mga vlogger dyan sa kabila. Alibising, mag-ambag ka naman tol. Pastol. Ano, hindi na daw ninyo makaya dyan sa kabilang barangay. Ang mga palaboy, kaya back to Mahal na naman kayo. Ano pa talaga ang topic, Mahal o si Jok Jok? Ang totoo, palipat-lipat na tayo, nahihilo na ako ah. Nahihilo na yung nahihilo na. So eto nga kabayan, so syempre nag-react na nga itong MC, no, Mahal Community, doon sa pagsabi ng si Tenshi naman talaga ang una nag-vlog niya na. Kung hindi man siya una nag-vlog, oh, talagang sa kanya lang galing yun, ha? Yung minasama, ayan. Ang sabi naman ni Darling, ibinalik niya ang 3 years ago na interview ni Boy Abunda doon sa kapatid ni Mahal Tesorero nung namatay si Mahal Tesorero 3 years ago. Sa ang title dyan, ayan, nasa screen yun, naka-layover dyan. Ha? Ayan, so, anong masama doon sa interview sa sinabi ni Irene? Wala namang ako nakitang masama doon sa mga sinabi niya. Ang sinabi ni Irene doon, i-enumerate natin. Tulungan niyo ako, i-comment niyo sa comment section kung ano yung kulang. Ha. Ang sinabi lang naman ni, ano doon, ni Irene sa interview sa kanya ni Boy Abunda noon, eh, si Mahal ang bunso para sa kanila kasi nga maliit na tao si Mahal. No? Tapos, ang iniisip kasi ni Mahal Tesorero daw, eh, kapag nakasama niya sa bahay ang isang lalaki, boyfriend na niya. Yon ang sinasabi ni Irene. Oh. Ang isa pa, kung maibabalik lang daw sana na buhay pa si Mahal na nagkaayos sila bago siya namatay. Kasi nga, namatay si Mahal Tesorero na may conflict sila ni Mahal. Eh yun naman talaga ay normal sa magkakapatid, sa magpamilya. Bakit? Sino ba ang perpektong pamilya dito? Magsalita! Perfect lang kayo? Oh. Walang perfect na pamilya. Lahat yan may mga conflict, may awayan, may mga disagreement, may mga arguments. Ganyan. Normal ho yan. Ang mahirap doon, yung hindi naman kapamilya, hindi naman membro ng pamilya, pero pinagbabawalan yung isang tao na ibalik sa sarili niyang pamilya. Yun ang problema dyan. Pero yung awayan ng magkakapatid, normal yan. Tatay, nanay, kapatid, magpinsan, magpamilya, eh according sa kanila, kinukuha nila, according kay Lemon, eh, gustong-gusto na kunin ni Miss Lemon panganiban itong si Mahal doon sa tanawan. Kaso according kay Lemon, eh sabi ni Pastor, magba-vlog pa daw sila. Oh, di ba? Pero according sa side ng Mahal Tesorero sa mga kaibigan niya, gustong umuwi nung Mahal Tesorero sa family niya kasi lalo pa nung time na yon na namatay ang tatay niya. That was August o July. July ba yun? August. Nung nag-lockdown uli. Pero kasi gaya ng sinasabi ko noon, na kahit na naka-lockdown noon, eh, pinapalusot ho yung mga may mga emergency for humanitarian purposes. Kaya hindi pwedeng ano. Oo. About naman doon sa post ni Irene na sinasabi niya na itong si Jok Jok, eh, ito ang nanggamit sa kapatid niya. Ito ay, ano ba yung mga sinasabi ni Irene doon? Ayan, naka-flash sa screen ninyo, ha? Sa screen. Naka-flash sa screen ninyo, ayan. That is a part ng resentment, grievances ng tao. Because,
until now, eh para sa kanila, wala pa talagang justice yung explanation, yung paliwanag kung paano at bakit hindi agad na ipagamot at hindi agad nadala sa ospital itong kapatid nila na si Mahal Tesorero during nung time na nagkasakit na siya, bla bla bla, na para sa kanila eh parang pinabayaan according sa Tesorero. Ayan, ha? Kaya nag-lead sa kanyang maagang kamatayan. Ayun. Tapos andon na naglabasa na nga, 'di ba, kabayan, yung mga listahan. Ay nako, pati ba naman yung napkin, toothpaste. Di po, gaka kumikita si Mahal sa inyo doon. Ang laki-laki ng kita niya. Tapos, nakalista yung ano, mga napkin, tsaka sabon, shampoo. Hindi na kayo nag-donate ng ano. Po, kakaliit na tao, pinalista-lista nyo pa. So, gaya nga ng sabi ko, dahil hindi na naman nila makaya itong timpalaboy, nag-divert na naman sila dito sa mga Tesorero siblings. Ayan. So, ayan. So, para tayong trumpo na ito, palipat-tipat na tayo dahil, ha? Pero ang sinasabi lang natin dito at ng buong Tesorero family at ng Mahal community is, of course, yung justice na hinihingi nila. Na until now, kasi ito ang pinupunto kasi ni Miss Lani tsaka nung buong Tesorero family, na nagagawa mong mag-post, bakit hindi mo magawang pumunta sa pamilya doon ni Mahal Tesorero at mga musta magpaliwanag? Pumunta ka doon sa musuleyo ni Mahal, mag-explain ka doon, nakakalabas ka na, nakakapag-live streaming ka na nga eh. So, ano ang, kung ikaw ang pamilya kasi, normal talaga yun, naiisipin ng tao na ano ba, patay na yung kapatid namin, 3 years nang patay, hanggang ngayon ginagamit mo pa rin? Ha? Yun yun ang pinupunto. Kasi ni hindi nga siya makapag pakita ng mukha niya doon sa magkakapatid. Ayaw, malapit lang dito yung bahay nila. So, kung talagang sincere ka ang isang tao, kahit hindi pa ito si Jokjok, kahit kanino man mangyari ito, kung sincere ka talaga na hindi mo gagamitin yung isang, yung kapwa mo for your own benefit, ha? Eh, transparent ka magpapakita sa pamilya and dadalawin mo sila doon at magpapaliwanag ka na pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapunta, etc., etc. Kasi ganito, nag-makeup pa ako. Nagkilay pa ako, mamam. Eh, post. Tama yung sinasabi nila. Hanggang sa interview, hindi mawawala yung pangalan ni Mahal. Kinakabit at kinakabit nila ang pangalan ni Mahal. Until now, napatay na yung tao. Patahimikin nga ninyo! Mga bungol ba kayo? yun. Ang ibig sabihin nila, Tesorero, siblings. Tapos sasabihin nyo, ginagamit. Mas okay na lang yan, guys, na ang mga kapatid ni Mahal ang gumamit sa kanya kahit patay na siya, kaysa sa gamitin siya ng ibang tao sa sarili nila ng kapakanan. Ha? Nabubulol ako. Di puga ito, day. Eh, kapatid nila yun eh. Kadugo, laman at dugo at hininga. Diba? So, yung ibang tao ng karapatang manggamit dyan. Ha? So, kung delikadesa ang tawag doon. Kung ikaw ang natao ka, may delikadesa ka, hindi mo na idadamay at idadawat at gagamitin ang pangalan ng patay na once in a while, eh, na-link sa'yo dahil kasama mong nagbablog at once in a while, eh, naging issue dahil doon namatay sa poder ninyo yung tao. Hindi sa poder ng kanyang pamilya. So, ang gusto lang naman ng pamilya nila is ipaliwanag kung bakit nag-lead sa kamatayan itong si Mahal Tesorero na hindi naagapan. Oh, di ba doon nga natin nalaman, doon nalaman ng Tesorero family, na kung hindi pa namatay si Mahal, hindi nila malalaman na wala nang natira sa bank account ni Mahal Tesorero. O, yan, open book yan. Kasi, di ba nagbayad pa nga itong si Pastor kay Lani nung mga perang nahiram niya kay Mahal? Oh, yun. Kaya kung sino ang may karapatan ang Tesorero na gamitin. Hayaan ninyo, gamitin nilang gamitin ang kapatid nila. Kapatid nila yun, may karapatan sila. Pero yung ibang tao na hindi kadugo, walang may karapatan dyan sa kanila. Dapat nga,
hindi nyo pipigilan yan na kung gusto umuwi ng tao eh. Ano magagawa ng tao eh, maliit yung katawan niya, maliit siyang klaseng tao. Kung marunong niya mag-drive si Mahal noon, di siya na nag-drive sa sasakyan ni Migs at abot ba niya yung pedal. Diba? Sentido common nga, common sense nga. Siyempre wala magagawa yung tao na gusto niya makita yung tatay niya na sa ospital that time, na namatay ang tatay niya, imagine mo namatay yung tatay mo, hindi mo napuntahan. Oh. Diba? Hindi man lang hinatid. Diba? Kugtas ako dai. Kaya binabalik-balik pa ni Darling itong interview. Wala namang masama doon sa interview. Ikaw kaya magpa-interview, Darling? Kung ano nangyari sa buhay mo? Tuga, itong isa pa itong Darling. Malaki pa kasalala mo sa akin, Darling. Anyway, yan muna ang ating vlog sa araw na ito. At nagkakagulo na naman ang sambayan ng tungkol dito. Ha? Sa Mahal na naman. O, na-divert na naman tayo kay Mahal, ha? Ang galing ninyo mag-divert, ha? Yung diversionary tactic ninyo, ang galing, daya. Para kayo mga politiko, ha? Pag nasukol-sukol na kayo, daya, doon sa kabilang, ina-divert niyo sa kabilang issue, ang galing ninyo, ha? Tuga itong mga buang na ito, daya. Hey, Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe, everyone, and have a blessed evening to all of you guys. Carlo Mendez TV signing off. Fly free, mama. Charo. Bye. Goodbye. Tumalsik yung laway ko.